everyone! We are officially vlogging about gardening. Yes. I-share ko sa inyo yung tips ko kung paano ko sila pinalaki, kung paano ko sila sinimulan from seed sowing hanggang seed germination, hanggang pagtanim at paglago. Siguro pag-aabot tayo sa pag-aani o pag-harvest, mas maganda. Ayan, i-share ko sa inyo kung paano mag-propagate ng mga halaman. Depende na lang kung ano pwede ko ipapag. For now, may nakikita kong ibang Syngonium na kailangan ko nang i-propagate. Meron ding ibang Philodendron or mga potos. Yes, mga potos. Kasi parang mga potos kung mahahaba na. Ayan, yung mga Syngonium at potos or Philodendron, pare-pareho lang sila ng way of how to propagate these plants. Ayan. Pasensya na. Okay, ito na yung mga halaman natin. Nakahanda na ang ating potos. Okay, at Syngonium natin. At isang Caladium. Ayan, ipapagate natin sila. Napakadali lang nito. Kasi hahanapin lang natin ang air roots nila. Ayan, ito yung air roots. Ganun din yung sa potos, yung arrows lang, cuttings lang po ito. Okay? Ito sa Caladium, ito, bubuong pa rin talaga natin to kasi nasa ilalim natin, isa-separate sila. Okay? So, ang mga kailangan natin yung magpaglipatan nila na paso. Okay, make sure na sapat yung mga drainage holes nila. Ito naman sa Caladium. Okay? Dito akong mag-separate. At syempre, yung lupa na kukunan natin para sa mga bagong paso. Sa mga bagong cuttings. Ayan. Thank you.
Thank you.
linisin ko na lang muna yan. Para walang kalat. Ayun. Ito na. Ito na yung mga ni-propagate natin 2 weeks ago. Ayan. Okay na sila. Oh. Tignan na may bagong sibol. Okay na. Ayan po. Yun po ang paraan ko kung paano ko sila pinaparami. Ayan. Napakadali lang po. Lalo na yung mga philodendron, syngonium. Kasi nga, meron po silang air roots. So, dun po tayo magka-cutting sa nodes na may mga roots na. Para hindi po sila mahihirapang lumago. Ito o. Karoon ulit siya ng panibagong dahon. Ayan po. Ayan, tapos na po tayo. Sana may natutunan kayo sa mga ni-share kong mga ideas kung paano mag-propagate ng mga halaman. Madali lang po. Madali lang. Walang no need na mag-worry na first time nyo or whatever. Madali lang po. Basta yung nodes lang po ang tingnan. Kung may ugat na, pwede nyo na siya mag-propagate. Tapos, yung soil nga pala ang gamit ko noon, bali 4 parts of pure garden soil, and then 2 parts ng carbonized rice hull, 2 parts din ng ipa, and then 2 parts ng vermicast. Pinaghalo-halo ko lang po sila. Dapat kasi well-draining soil ang gagamitin natin para sa mga, parang generic ko na yan eh, para sa mga halaman, either sa ornamentals, mga ganyan, or sa mga gulay. Pero sa gulay, mas ano ako sa vermicast, sa cow manure, mas gusto ko yun, mas marami nilalagay ko. Instead of 2 parts, ginagawa ko 3 parts para mas mataba yung soil. Lahat ng mga may gulay, kasi heavy feeder po sila. Ayan. Pero sa mga syngonium, philodendron, mga kahit yung mga caladium eh, hindi masyado sila ma-fertilizer. Hindi sila masyado ma-fertilizer. Yung sa photos naman, madali lang naman sila eh. Hindi sila maselan. Indoor plant sila. So, hindi pwedeng direct sunlight. Indoor sila. Ayan. Tapos, yung pagdidilig, didilig ako everyday eh. Mm-hmm. Yeah. Yung caladium, yung napansin ko na hindi siya mahilig sa tubig. Mm-hmm. Pwede mo siyang diligan everyday, pero yun yung mga caladium na nakalagay sa direct sunlight. Mahilig siya sa sunlight. Pwede siya sa partly shaded area, pero mas type na yung may full o direct full sunlight. Gusto niya yan. Yung mga photos, hindi. Indirect lang. Bright area lang. Yung syngonium, sinicheck ko pa talaga yun. Kung saan ko siya nilalagay. Party shaded. Party shaded din yun. Hindi naman niya kailangan ng direct sunlight kasi para for me, ah, opinion ko lang yun sa nakikita ko sa mga halaman, hindi masyadong type yung direct sunlight. Kasi natutusta. Yung mga dahon nila natutusta. Pero hindi rin nila type yung madilim. Yung dark area, yung kalob ng bahay, tapos walang ano ng sunlight, ayaw din nila yun. Magkukulubot yung dahon. Yun din na napansin ko, magkukulubot ang dahon. Hindi sila healthy, hindi sila healthy. So, parang balance lang. Ayaw nila ng direct sunlight, pero gusto nila ng bright area. Yes, yun ang napansin ko. Ayan!
sana nang enjoy kayo sa video. If you like this video, click the thumbs up. Pwede din kayong mag-comment if you have other feedback or mga tips ninyo on how you do it. Hindi ko naman sinasabing expert ako. I'm just sharing my way of propagating my plants. Ayan. Sige po, sana mag-subscribe ko kayo. Click po the bell button para ma-notify kayo if I have another new video. Bye! Ayan, tapos na po tayo sa video, sa vlog na to. Ayan, tapos na po tayo. Sana may natutunan kayo sa mga